natin na basic saltwater setup. Bibigyan namin kayo ng update. So yung tank ngayon is running na for around 10 days. Simula nag-cycle tayo. Nag-test tayo ng parameters once in a while. So ngayon, ang parameters natin, ammonia natin is 0. Tapos may nitrate na tayo. Around siguro more than 20 ppm. So pwede na tayong pag water change at this stage, i-perform na tayo ng 10% water change para tingnan natin kung mapapababa na natin yung nitrate. Pag nag-zero na yung nitrate, no, pwede na tayo mag-stop. Pwede na tayo mag-introduce ng fish sa tank. So just a background, yung tank natin is around 25 gallons. Ang gamit natin na media, tgrPPS. And then ang ating artificial rockscape, tgr din, of course. Tsaka gumamit tayo ng saltwater scene bio para mas ma-speed up natin yung build up ng beneficial bacteria. So in 10 days, meron na tayong enough na beneficial bacteria para ma-complete ang nitrogen cycle. So, ayan. So, set up ko lang yung pag-water change natin. Makailangan natin gamit. Pagbalik na video, ipakita namin sa inyo kung paano mag-water change at bigyan din namin kayo ng tips paano mapapabilis yung pag-water change natin. Okay, so tinurn off na natin yung return pump natin tsaka wave maker para makapag-perform tayo ng water change. So, ayan yung tank. Kita ko lang, pakita lang namin sa inyo ng close-up. So, very clear na yung tubig natin, no? So, ayan. Anong kailangan natin for water change and ganong kadami ang i-water change natin? Rule of thumb is 10% ng total water volume ang i-water change nyo on a typical basis. Yun yung regular husbandry. Kung wala namang need na mag-water change kayo ng mas malaki sa 10%, usually ginagawa yun pag emergency water change. Kung nag-spike yung ammonia, may namatay na isda, or merong mali sa tank, yun, you go beyond the 10% water change. So, pero on a regular husbandry, 10% lang. Okay na yon. Para hindi masyadong magbago o mag-spike yung parameters, ma-maintain nyo rin yung parameters ng tank mo. So yun ang pinaka-importante kasi yung pagiging stable ng parameters natin. So ano kailangan natin for water change? Kami ang ginagawa namin. Yan, ganyan. For example ako, no? So water volume ko is 25 gallons. So 10% ng 2.5 gallons. Yung gantong container, around 5 gallons. So, more or less half. So, naglagay na lang ako ng marker para at least mas madali ko ma-identify para pareha sila. So, isang tip lang din, no? Kung gagamit kayo ng container for water change, mas maganda yung parehas na container para pagkuha nyo ng tubig, galing tank, may papalitan nyo, tapos pagtimpla nyo doon sa kabilang container, parehas, mas hindi kayo mahihirapan na pantayin yung i-water change nyo. Mas madali yon kasi pag nagkulang, so mag-a-adjust ka pa, dadagdag ka na lang para isang haluan, isang go yung water change nyo. So, kung merong kung yung tank nyo more than 50-100 gallons, so pwedeng dalawang ganito. Kung 100 gallons, 10%, 10 gallons, diba? So, dalawang ganyan gamitin nyo. Pagtanggal na tubig, tsaka pagtimpla. So, yan. Gagamitin natin, syempre, yung reef salt na natira natin na nag-cycle tayo. Refractometer, pump. Bakit ako may pump, tsaka may hose? So, ginagamit ko yan pagkuha ng tubig sa tank, no? Tsaka pag-mix na rin, pag minimix ko, yung pump nilalagay ko para siya yung tutulong mag-mix. Tapos, pag isasalin ko na pabalik yung
yung tubig, yung bagong water no, na salt mix na nahaluan na natin na reef salt, babalik natin sa tank, gagamitin ko na rin yung pump. Para at least mas magiging seamless, mas maging madali yung pag-water change natin, saka hindi masyadong makalat. So, start natin. Nag-start na ako ng kumuha ng old tank. Kumuha ako ng old water sa tank. So, dahil naglagay ako ng line, hintayin ko lang umabot doon yung water. Pwede kung madaling abutin yung tank nyo, katulad nito, accessible siya, pwede kayong gumamit ng ganyan. At least hindi nyo nahihigupin yung sa hose, no? Mas maliit ang chance na makainom kayo ng tubig ng tank nyo na alam naman natin, syempre, hindi siya malinis. So, hintayin lang natin umabot siya doon sa marker natin. Yun na yung palabas na tubig. Yun yung papalitan natin na tubig sa tank. Yung water change natin. So, bantayan nyo lang. Kaya, yung pump na ginamit ko, hindi yung ganung kalakas para at least mas kontrolado lang natin yung pag-ano ng tubig. Paglipat ng tubig. So, ayan. Medyo nandun na sa line. So, turn off ko na siya. So, ayan na. Nakakuha na tayo ng approximately 2.5 gallons. Titimpla na tayo ng 2.5 gallons naman na bagong water. So, again, after making some adjustments, no, mga twice or thrice pag-add ko ng salt mix, nakuha ko na rin yung desired na salinity at 1.025. So, tip lang, pag nag-mimix kayo ng salt mix, hintayin yung ma-fully mix bago kayo mag-add. Kasi mamaya kalagay nyo lang, check, sinecheck nyo agad, hindi pa naman nahahalo yung bagong lagay nyo na asin. So, hindi mababago yung salinity. So, tendency, add pa rin kayo na add. Hanggang sa pag na fully dissolve na, pag-check nyo, sobrang taas na pala ng salinity. So, give it mga 5 minutes para mag-dissolve. If you're using TGR salt mix, mabilis naman mag-dissolve. Gamitan nyo na wave maker or sa akin, ang ginamitan ko ng return pump na maliit para mas makatulong sa pag-mix. Tapos after 5 minutes, pag clear na, nakita nyo, na-mix na lahat, check nyo yung salinity. So pag okay na, tuloy nyo na yung water change. So ngayon naman, yung pump naman natin, ang gamit naman niya, pag-transfer nung bagong water sa tank. At least, hindi na kayo mahihirapan magbukat, hindi masyadong makalat, hindi kayo makapagalitan ng mga kasama nyo sa bahay, aba nag-water change kayo. So, ayan. So, since 2.5 gallons lang to, mabilis lang naman. At this point, pwede nyo na rin i-on yung wave maker nyo. Kung nakasubmerge na naman sa tubig, katulad yan, on nyo na rin pwede para at least mas ma-mix yung water na mabilis. Ayan, na-i-transfer na natin yung bagong tubig. So, that completes our water change. So, ganun kadali lang. Para ka lang din nag-water change ng, eto, sample, water change ko yung fresh water tank sa ilalim yung salt water tank natin. Para ka lang din nag-water change ng fresh water, big difference lang, titimpla ka ng salt mix. Or kung gagamit ka ng seawater, natural salt water, kukuha ka ng natural salt water, yung difference na. Pero, ang pinakaiba din sa fresh water, minsan 50% water change, iba nga 80%, 30% at ang pinakamaliit. Sa salt water tank natin, 10% lang. O tulad nitong fresh water tank natin, kanina ko pa sinimulan water change siya ng mga 10 o'clock. So may natitira pang sigurong mga 2 hours to bago matapos. So, we will update you next time dito sa salt water tank natin. Next na magiging update natin dito, stocking na tayo. Paglagay na natin ang mga unang isda natin. So, thank you for sticking with us, no, for watching itong build natin, and join us pa din sa mga susunod na mga videos. Thank you!